Magandang araw po sa lahat ng ASS pensioners at ASS members. Ating talakayin sa video ito ang mahalagang anunsyo at paalala ng pamunuan ng SSS. Dapat sundin at gawin upang mapangalagaan ang inyong pensyon at mga benepisyo. Kaya naman siguraduhin tapusin ang video na ito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit na rin ang notification bell para sa aming mga latest upload. Narito ang mga ilang paalala na dapat sundin ng mga ASS pensioners at ASS members. Huwag na huwag ipopost ang inyong social security numbers at personal details sa comment section ng SSS social media channels gaya ng Facebook, YouTube, Instagram at iba pa. Bilang pagsunod sa data privacy, hindi tutugon ang mga operator ng SSS social media at tatanggalin ang mga nakapost na komento o mensahe na naglalaman ng mga numero ng SSS at personal na detalye. Kung nais mo magtanong o mag-follow up sa iyong mga particular case o issue na may kaugnayan sa SSS, mangyaring i-access ang Usap Tayo portal sa website ng SSS na www.sss.gov.ph o i-type sa address bar ang link na ito. Titiyakin ito na ang inyong mga query ay bibigyan ng transaction ticket para sa mas madaling status tracking. Pangalawang paalala ay hindi mo rin dapat ibigay sa iba ang password ng My.SSS account mo. Ang My.SSS account ay parang sarili mong bahay kung saan nakatago ang mga mahalagang dokumento at personal records mo, maging ang mga naipon mong contribution. Pinaghirapan mo ang lahat ng mga ito, ikaw lang dapat ang makaka-access ng mga ito. Huwag makipag-transaksyon sa mga taong nag-aalok na ayusin ang My.SSS account mo o mag-file ng benefit claim o loan application para sa iyo. Bukod sa mapapabayad ka, baka manakawan o gawan ka pa ng masama nang hindi mo nalalaman. Ikatlong paalala para naman sa ating mga ASS pensioners, ang annual confirmation of pensioners o ACO program ay muling in-extend hanggang March 31, 2023. Kaya naman may oras pa para mag-comply sa ACO ang mga sumusunod na pensioners. Una ay ang retirement pensioners na naninirahan sa abroad. Pangalawa, total disability pensioners. Pangatlo, survivor pensioners pati na ang dependent children, minor or incapacitated at kasama ang guardian. Nananatili namang hindi kailangan mag-comply sa AKOP ang mga retirement pensioner na nakatira sa Pilipinas. Simula April 1, 2023, susundin muli ang karaniwang schedule ng AKOP compliance. Para sa mga retirement pensioners na naninirahan abroad, total disability pensioners, ang schedule ng compliance ng inyong ako ay sa buwan ng kapanganakan ng pensionado. Para naman sa survivor pensioners, ang schedule ng compliance ng inyong ako ay sa buwan ng kapanganakan ng namatay na miyembro. Para naman sa dependent, minor o incapacitated at kasama ang guardian, ang schedule ng compliance ng inyong ako ay sa buwan ng kapanganakan ng miyembro o namatay na miyembro. Mahalagang paalala para sa pagko-comply sa ako. Una, ang ako pensioners reply form ay maaaring i-download mula sa SSS website na www.sss.gov.ph. Ikalawa, hindi na kailangan pa mag-submit ng form ang mga pensionadong nakapag-apply na sa ako para sa taong 2021. Ikatlo, simula May 1, 2023, masususpindi ang pensyon ng mga hindi makakatugon sa AKOP hanggang March 31, 2023. Ayan po ang ilang mga advisory at paalala ng pamunuan ng SSS. Kaya naman sa advisory nito, ano po ang reaksyon ng mga ASS pensioners at ASS members? I-comment nyo lang po sa ating comment section. So yun lang po muna para sa video na ito. Maraming salamat po.